Okay, we're going to break away from regular programming now and give you an ANC live event. DALG Secretary Mara Rojas and PNP Chief Alan Purisima are holding a press conference on the NBI report on the Atimon and Quezon shootout. Let's listen in. Meron? May mga kumakalat na report na hindi raw nagko-cooperate ang PNP sa investigasyon. Hindi po totoo ito, no? Ang unang pag-imbita sa mga tauhan ng PNP ay bukas, alas 10 ng umaga pa. Kaya hindi po totoo na hindi sila pumunta o hindi nila natugunan ang mga naunang imbitasyon. Ang pinakaunang imbitasyon ng NBI ay bukas pa. At inutusan natin ang lahat ng kawanin ng PNP na pumunta at magbigay ng makatotohanang pagsalaysay at lahat ng kanilang alam sa NBI at fully cooperate sila sa NBI investigation. Anything you want to add? Nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng DLG at sa PNP at sa pag-turnover ng result ng kanilang fact-finding committee. At ito'y isang simbolo ng kooperasyon between the PNP and the NBI para masolusyonan itong kasong ito. At sa banda ng NBI ay nangangako kami na aralin namin mabuti ang fact-finding committee report at ikukumpara din sa amin mga pagsusuri at aming mga investigasyon upang makaresulta sa isang makabuluhan, masusi at credible na resulta. At kinukonfirma ko din ang sinabi ni Secretary Mara Rojas na nagko-cooperate at lubos na nagpa-participate ang mga kawani ng PNP at ang AFP dito at walang katotohanan ng mga spekulasyon na hindi nagpupunta at nagbibigay ng kanilang salaysay ang mga miyembro ng PNP. Sakto na yun, bukas nga ang naka-schedule na pagdalo ng mga kawani ng PNP at bukas sila kukuha ng statements sa opisina namin. Ang fact-finding committee report ay napakahalaga sa amin din investigasyon at umaasa kami na kasama dito sa turnover ng committee report at ay ang pag-turnover din ng lahat ng mga ebidensya katulad ng mga baril, ng mga slugs, ng mga vehicles at mga ibang ebidensya na nakalap din para din naman mapag-aralan at makita ng NBI at maikumpara sa investigasyon ng aming mga field officers at mga technical people din. Again, nagpapasalamat ako sa DLG at sa PNP at ulitin ko, ito isang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masolusyonan ang isang bagay para maatim natin ang hustisya dito sa ating bansa. Yung lahat po ng mga physical evidences, iniutos na po ni Chief PNP Alan Purisima na lahat itong mga slugs, shells, sasakyan, radyo, cellphone, lahat po ng nasa sa crime lab na sa kasalukuyan ay nasa Quezon Provincial Office ay iti-turn over din, no? Merong audit trail yan. Ang bawat isa nitong mga bagay na ito ay naka-identify yan, may audit trail yan para malaman talaga kung ano yung paano nakarating sa investigating arm, no? Sa NBI itong mga bagay na ito. So lahat po yan ay magiging kabahagi ng continuing turnover magmula sa PNP tungo sa NBI. So that will be happening beginning tomorrow. At kung ano man ang, kung gaano katagal man ito, whether it's one day or two days, dahil pati mga sasakyan at iba pa ay ite-turnover din. Lahat ng physical evidence na naipon nung SOCO, nung crime lab, ng mga kawani ng PNP ay ite-turnover sa NBI. Okay?
Kasama po natin ngayong hapon ang ating chief ng crime laboratory at kasama rin po ng ating director ng NBI, yung other teams, members of the team niya, so that they can coordinate properly on the turnover of the evidences. Kasi po, ito po mga ebidensya na to ay very vital in the solution of the case, kaya nga po, there should be a proper turnover. So, we have already given instructions to the chief of the crime lab to properly turn over the evidences. And also behind us are members of the fact-finding teams and the command groups. If there are questions, we are ready to answer them. Before you ask your questions, sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon na ito na ikumpirma na ang pag-relieve sa pamunuan ng Region 4A PNP ni Regional Director James Melad, kasama na rin ang relief ni Police Superintendent Takaka, T-A-C-A-C-A, na siyang in charge ng SWAT, Public Safety Company ng Batangas Provincial Office, ni Rodolfo M. Ama, AMA, Chief Inspector, and San Juan Municipal Police Station Head Police Superintendent Elpidio Ramirez. He is the acting Chief of Police dyan sa San Juan. No? They have been relieved and have been tasked to report to PNP headquarters Camp Crame while the full investigation ng pangyayari sa San Juan, Batangas ay sinasagawa. Nagpautos na rin po si Chief PNP ng isang separate fact-finding team doon po sa San Juan, Batangas para malaman lahat ng mga kabahagi o lahat ng mga aspeto dito sa pagpatay, sa pag-aresto, no, in the course of the arrest of Fernando Morales, also known as Pandoy, which happened last Monday, madaling araw, alauna e media. Okay, so that confirms that that piece of information. Q&A. Sir, in the past, parang the past days, parang may mga speculations quoting yung report ng PNP na leading to shoot, may shootout, overkill. So, on your end, sir, pwede niyo bang i-reveal kung saan yung tumbok nung resulta nung investigation ng fact-finding, shootout ba o may ambush? Kay on your part, sir, o sa PNP. May mga initial reports, no, na kino-quote pa nga itong fact-finding report na ito, pero maaari na mga draft yon or hindi authorized yon dahil ngayon lang po natapos itong fact-finding report na ito. The President got his copy this morning and we are turning over to the NBI this other official copy. No? Maaari na hindi magkakalayo dahil may mga leak. By the way, pinapaimbestigahan ko sa kay Chief PNP itong mga leak na ito dahil hindi naman po makatarungan, hindi tama na hindi pa nga po final itong mga findings na ito ay nagkakaroon na ng speculation. No? It might be that these leaks or these speculations serve to skew na ipinapatungo ang investigasyon towards one area versus another. At hindi po tama ito. So magkakaroon din ng internal investigation ang PNP on the source of these leaks. Ngayon, dito sa fact finding may mga findings nga, may mga conclusions, may mga recommendations. Kung mamarapatin ay iiwan ko yung judgment sa NBI, no? Kung gusto nila ito ipaalam sa publiko o hindi, para dahil yung investigation proper ay nasa sa kanila. Tama lamang na sila magsabi kung they might not want to forewarn or to indicate the directions of their investigation. They might want to do that. Meron ngang mga findings and conclusions at I will leave it to NBI
Director Noni Rojas kung papayagan niya na sabihin namin ito or confidential na lang ito at sila na yung parang final findings ang magsasabi nito. To Chief PNP, sir, based dun sa report, final report, ano yung mga recommendation or na policy related na dapat baguhin or actions on the part ng mga involved na nandun sa final report ng fact-finding? So based on the report, as we have mentioned before, that there were violations of the police operational procedures. So ito po yung tutuguran ngayon ng Philippine National Police as of now. We will be conducting pre-charge evaluation sa mga violations po nito. So these are administrative matters. Sa policy related, sir, wala bang baguhin na yung checkpoint o we are actually ito yung nangyayari nga ngayon dito na yung mga checkpoints natin ay hindi po naso-supervised properly siguro by more senior officers. That is why nagpapautos po tayo na there will be more supervision on the part of the hierarchy to conduct more inspections sa mga checkpoints natin. That they will see to it that all the elements that should be required in a checkpoint should be present. Thank you, sir. Thank you, Ivan. Thank you, Secretary. Good afternoon, sir. To Upper Director Rojas. Sir, there was a statement this morning coming from one of your deputy directors that the incident was an overkill and unjustified. What's your comment about it, sir? Yung statement na ganun kasi, I would rather that the final conclusion insofar as that shooting is concerned, whether shootout yan or rubout or whatever we call it, ay i-declare na lang siguro pagkatapos na masusing investigasyon at pag-aaral din ng NBI. Unang-una itong sa finding committee report and yung din aming sariling investigasyon. So that statement would be unofficial? I would call it premature. Premature? Yes. Thank you, Adrian. Kay Secretary Rojas. Sir, ano pong basis nung, anong grounds po ng relief kay Director Melad, sir, aside from dun sa lapses sa operation? Included na rin po ba dito yung Atimonan 13, aside from dun sa Batangas, sa San Juan, kay Morales? Well, itong mga pangyayaring ito ay nangyari under his watch at katakataka na alauna imedya ng madaling araw nagkakaroon ng pag-serve ng warrant at may mga iba pang mga aspeto nitong operation na ito na imbes na napakalinaw at sumusunod sa mga patakaran ay nagsisilbing nagkakaroon ng pagduda, no? So mas mabuti para walang whitewash, walang pagko-cover up na ma-relieve muna ang pamunuan at sa ganung paraan ay magkaroon ng full and transparent investigation dito sa mga bagay na ito. Ang masasabi ko lang, ang NBI, lahat, the men and women of NBI, from the operatives hanggang sa technical and other people involved, ay talaga nagmamadali dito. Because we know the necessity na kailangan din namin matapos kagad itong investigasyon at maglabas na ng resulta. Ngunit kasabay nito ay ang pag-iingat din na dapat ang resulta ng investigasyon natin ay base talaga sa ebidensya at ang mga findings or testimonies ng mga witnesses. Yun ang kailangan namin pagsamahin. Yung kailangan na mapabilis ito at yung pag-iingat din na dapat credible at efficient yung aming resulta. About yung pong driver ni Mr. Vic Seaman, ano pong status niya sa NBI? We heard na nag-seek na daw po ng protective custody. May mga armed men daw po nag-tail sa kanya, sir. We wouldn't want muna to declare some details of our investigation kung inyong mamarapatin at
kasama ito ng aming trabaho at pag-imbestiga kasi ayaw din namin ma-prejudice yung mga security, ang security ng mga witnesses or mga intended witnesses. Don't worry, after this investigation is over, we will reveal everything to the public and to you people. Thank you, John. Any condition for our inquiry? Director, so with these developments, yung napatay si Luan in Batangas and then may nagsisip ng security from the NBI, do you think this case is becoming more complicated, more complex, at mas malalim ang nagiging motibo? In a way, yes. From the start naman, so many speculations ang lumalabas na dito. So, nagkakaroon tuloy ng lasa na ito ay isang very complicated case. Just the same, NBI will be concentrating more on the incident proper. Punot dulo nito. And yung mga other aspects, probably we will look into it, no? But what we want to really find out, at yun ang magiging resulta ng investigasyon na to, ay ang punot dulo ng insidente, who are responsible for the victims, the motives perhaps, and the charges that will be filed, if necessary, against people that are involved. General Purisima, and basic lang po, how many pages po yung fact-finding report that you submitted? Siguro mga 2 inches thick yung ano. More or less. That's quite a thorough report yan, sir. It contains also the mga ibang mga pictures, everything, comparisons. So, nandito lahat yun, ano? Nandito yung what the fact-finding committee has seen in their investigation. So, remember that we were limited. Amount. Okay, Director Rojas po. Sir, bukas nyo din po ba kukunan ng statement si, ano, si Superintendent Parantan? Pupuntahan nyo po ba sa ospital para makunan ng statement? Tsaka gaano po ka-crucial yung statement na ibibigay kung sakasakali ni Superintendent Marantan doon sa investigation? Yung details nito, when and where, tinetrace out nga namin. But NBI nga wishes to really take the statement of Colonel Marantan para magkaroon ng linaw. And so far as his version is concerned, it would be very important and necessary for us to take the statement of this person. Sir, kay NBI Director po. Sir, good afternoon. Sir, yung mayor na po ba kayo naimbitahan na taga-PAOK with regards to po doon sa investigation nyo sa Atimonan incident? We are going to invite the Executive Director among other officials of the PAOK. Sir, kay Sir PNP Chief. Sir, yung operation po kay alias Pandoy, ano po ba to? Part ng Coplan Armado, so-called, yung Oplan Katok o ordinary serving of warrant lang po? It appears that in the report it is warrant operations. But that's why we are sending a team. We already have set a team to find out what really transpired. Sir, kailangan na miss what? It depends on the situation, if it needed. Sir, medyo madami. Sino po papalit kay General Melad? Meron na tayo? We are still considering some names as of now and we will be announcing it in due time. Apo. Yun pong fact-finding, nakuhanan ng statement si Marantan, hindi pa din po? Ay, hindi po nakuhanan. Apo. Binalik po kahapon yung report nung makita niyo po sufficient na inform. Anong nakita niyo po ngayon? Yes, actually, nire-arrange lang yung presentation because yung presentation was a little bit, hindi po nagkakatugma yung mga tabings and other things. So, inayos lang po nila. Yun lang po yung, you know, but the substance, the meat of the report remains the same. And last, sir, yung pong sa service ng warrant, kasi si Secretary mentioned kanina over ANC that parang napakaalanganin noong time. And I understand, under the law, hindi din nagsiserve ng Sabado at Linggo.
That is as far as small cases are concerned. Yung mga punishable below 6 years, hindi po sineserve yan during holidays and weekends. You know. Sir, ay, last na po, sir. Kay Director, ano po. Sir, machi-check din po ba kung wete nga yung naging cost nung shooting incident sa Atimonan case? Yes, whatever will be the result, anong motibo nito, bakit nagkaganito at sino yung mga personalities involved, part yan ng investigahan at tutukuyin ng NBI. Last na po, sir. Secretary Rojas, kayo po personally nag-submit kay Presidente ng kopya ng fact-finding, tapos ano po yung additional instruction niya? Hindi, through channels, pumunta kay Pangulo yung results ng fact-finding. Nagkaroon kami ng meeting kaninang umaga at hanggang nag-lunch na at ito at yung mga pangyayari sa Batangas ang medyo yung topic no ng aming pananghalian at constant communication by cellphone with the Chief PNP dahil may mga authorizations ang ibinigay ang Pangulo, kasama na rito yung authorization para magkaroon ng relief of senior officials sa Region 4A. Thank you, sir. Ellen, sir, good afternoon. Sir, bukod po kay Gerald Melan, may iba pa po bang marirelieve sa pwesto? Kasi from what I understand, may command responsibility po na nangyari. Tapos pangalawa po ba, sir, may recommendation din po ba kay sa AFP to relieve some officers of the SF company who were with the PNP during that operation in Atibonan? So we already relieved the provincial director of Quezon, and the highest now is the regional director of Pro 4A. So all other officers involved in the Quezon incident were transferred to Kamkrami. So yung sa SF po, sa AFP po, may recommendation po ba kayo doon kung paano po yung ano? The recommendations for the special forces will be coming from the NBI because hindi po namin sakop ang armed forces of the Philippines. Mm-hmm. Although we've been talking to the commanders of the Southern Luzon Command and they are also willing to cooperate in the investigation. Thank you, sir. Thank you, Aaron. Sir, nabanggit niyo po kanina, Secretary, na this is on General Melad, na yung serving of the warrant of arrest was conducted around 1:30 in the morning. Pero sir, tanong ko lang, sir, may mga ibang cases na rin na kaming narinig and even reported na may mga nagaganap na ganon. So, would that mean na yung mga ganong kaso, irregular din po yan? Sa madaling salita, nawala ng kumpiyansa ang Pangulo sa pamumuno ni General Melad. Bunga ito ng mga insidente. Itong sa Quezon was in his command. Itong ngayon sa Batangas was also in his command. Several other incidents prior to that. Para nga magkaroon ng malawak, malaya at hayag na investigasyon, ay minarapat na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Region 4A. Sir, good afternoon po, Secretary. Good afternoon. Hi. General Purisima, sir, yun pong admin case natin, ano po yung magiging process, sir? Ano po yung kasong ikakaharap ng mga pulis na involved dun sa insidente? And ano po yung succeeding, sir, naman? Ang mangyayari po dyan, yung folder po, bibigay po natin sa Directorate for Investigation and Effective Management for a pre-charge evaluation. And then the IDM will make a recommendation if they will be subject for summary hearing. And then in summary hearing, they will be presenting their sides, their evidences, and then after which decision will be made and approved by yours truly. Offhand po, ano po kaya yung possible na penalties nitong mga officers? Mga violation po ito sa police operational procedures, it may be grave misconduct or gross neglect of duty. Pag-aaralan po lahat ng mga
mga investigators natin yan, kung ano ang nararapat na ibibigay na kaso po laban sa kanila. Sir, yun pong kaso is included po CPD, si Colonel De Leon, sir. Yun ang talagang aalamin nila rin. But hindi, ito yung police operational procedures po sa conducting of checkpoint. The other side of it, yung pong resulta na magiging investigation ng NBI is another thing. Iba po ito. Ito lang checkpoint operations lang po yung tinitingnan natin dito. So, dun lang po ang limitation natin. Sir, yun pong lumabas po, sir, ng report na dun po sa crime scene, sir, naman, sir. Yung parang nagkaroon daw po ng alteration sa crime scene. It will be determined by the investigating unit. So, thank you, Mapi. So, we will entertain last three questions. So, Natasha. Yes, sir. General Purisima, tanong ko lang po, yung administrative internal investigation niyo po sa mga na-relieve, kasama rin po yung investigation kay Senior Superintendent Glenn Dumlao? Yung kaso po ni Senior Superintendent Glenn Dumlao is nakalagay po doon yun sa participation niya sa Coplan Armada. So, it will be part of the investigation by the National Bureau of Investigation. And so far, sa ngayon, wala pa pong administrative charges na pwedeng ibigay sa kanya. Sir, pero dati po, na nagkaroon na rin po ng administrative charges sa kanya. Ano po yung punishment niya noon at paano po siya na-reinstate? Ano po yung process na yon? I will check the records of the Philippine National Police tungkol po sa mga previous cases niya. Okay. So, hindi po tayo sure kung na-punish na po siya. Pero alam ko po, di ba natanggal na po kasi siya sa PNP roster? At tapos ngayon po parang na-reinstate po ulit siya. Ang alam ko, nag-awol po siya and then bumalik po siya. Thank you, Natasha. Alfred Garrison, People's Journal. Okay, Chief PNP, sir. Pwede mo ma-confirm na yung case, sir, covered talaga ng pre-ops, yung Oplan Armado. Pero kahit po covered siya ng pre-ops na yun, eh, hindi naman ma-justify yung pag-barrel allegedly doon sa mga 13 people po. Yung cover ng case operation is parang ito po yung intelligence operation yung ginawa po ng aming mga kapulisan. They gathered evidences against the target person, kaya nga po may case operations. But this does not mean na yung ginawa nila ay legal because of this case operation. There are two different things here. The acceptation of the operation and the application for approval dun sa case operation. So, magkaiba po yung dalawa rin. Sir, Ian Cruz of JNP7. Kay po. Sir, nabasa po niyo yung napakakapal na dokumento, no? Kasi pati si Secretary Marroas. Pwede niyo po ba ibahagi sa amin, sir? Ano po ba yung finding talaga ng PNP dito sa nangyari po? As mentioned earlier by our Secretary, it will be up to the NBI to disclose or not to disclose the contents. Wala ho kami tinatago dito. Napakalinaw. In fact, very clear declarative sentences yung findings portion nitong report na ito. Hindi lang po namin gusto na ma-jeopardize ang investigasyon ng NBI. Pagbibigay respeto ito sa kanilang proseso at pagbibigay din respeto ito sa ating layunin na maalam na malaman yung buong katotohanan dito. No? Mas mabuti na ang NBI will give the updates kung ano na yung narating nila kesa sa there will be half-baked or mga premature na mga revelations na hindi makakatulong sa proseso ito. So, Secretary, yung copy po hindi pa rin mapa-furnish ang media? Hindi. There is one copy that went to the President. There is another copy that is going to NBI. And the Chief PNP, Director General Alan Purisima, will be delivering also under safe copy a set to the Commission on Human Rights. Thank you. Sir, one request from Baan Makapagal. Sir, mismong NBI na rin po nagsabi, nandito rin yung hepe ng crime lab natin. Tama po. Sinasabi nilang parang hindi naging masinsin yung pag-process natin ng crime scene dahil may mga na-recover pa sila. Hindi man sila yung nagsabi noon, yung mga video na makikita natin, nakapulot pa sila ng mga bala po doon sa lugar.
walang sinasabing NBI na ganoon. Those are speculations, no? Maaring may nahanap pa na ibang ebidensya, bala or slugs doon sa crime scene, but hindi ito conclusion ng NBI na hindi masusi yung ginawang examination ng NBI, ng PNP. Pero ano pong explanation doon na may napulot pa sila na mga evidence? Well, that means that further examination of the vehicle and the area, meron pa, ganun naman talaga ang investigation sometimes, na meron pa nakikita ng mga ibang ebidensya. Kailangan po ng mga dalawang sweep, tatlong sweep sa lugar or sa evidence para masabi natin na thorough na yung pag-process ng crime lab sa scene? Sometimes it takes that much effort. Ang sinasabi ko lang, on the part of the NBI, they did these things and ang result is that naka-recover pa ng some other evidence. Thank you, Ma. And we have one last question from the president of the press corps, Aaron Redmendo, Manila Bulletin. Kompleto. Ay, kay General Purisima. Sir, all along you're saying na parang pre-charge. So, can we say at this point na you're already initiating admin cases against those involved? Yung mga nag-conduct ng mga checkpoint, yun yung mga talagang magkakaroon ng pre-charge sa violation ng police operational procedures in setting up a checkpoint. Kasi nakita po natin dun sa fact-finding na meron tayong mga bagay na dapat ginawa na hindi naman nagawa. Base dun sa mga sa report ng ating fact-finding committee. Director Rosas, sir, hihingin niyo rin ba yung report ng AFP? Kasi apparently parang nagko-conduct rin sila ng investigation. Yes, if they conducted investigation and that will be that will come out from the records and from the interviews at pagkuha ng statement sa kanilang mga tauhan, it's necessary that we get copies of this result ng kanilang sariling investigation. Let me just clarify na yung AFP report ay nasubmitin na rin kay Pangulong Aquino kaninang umaga. Binigyan niya ng kopya si Justice Secretary Laila De Lima. Okay. And I'm sure na makakarating na rin sa NBI yung report na yon galing sa kay SND Vaults Gasmin. Secretary Ross, sir, yung unang press ko nabanggit niyo na parang positive sa paraffin test yung 7 ata suspect. Wala. So at this point, sir, pwede na bang sabihin, meron na bang result doon naman sa firearms na na-recover sa 13? Nagamit ba based doon sa report? The report that there are 8 tested positive for paraffin has not been controverted or has not been reversed by the fact finding. So nakumpirma yan nitong fact finding. Siguro hayaan na lang natin yung NBI dahil bagamat mayroong gunshot residue or gunpowder residue yung mga baril, mas mabuti na yung bala mismo, yung kalibre, yung ballistics ng bawat baril ang siyang i-trace ng NBI kaysa magsabi lang na nagkaroon ng gunshot residue o hindi. Maybe pangwakas na mensahe, itong report na ito is clear, declarative, exhaustive. At ang buong puwersa ng PNP, yung fact-finding, ay nagamit sa pagsasagawa nitong malinaw at hayag na fact-finding report na ito. Lahat ng alam ng PNP ay nakapaloob dito. No? There is one important component na hindi nakasama dito, hindi dahil sa kakulangan ng PNP, pero dahil sa circumstances beyond our control, which is that si Superintendent Marantan, na nung pinuntahan nung fact-finding committee ay hindi pumayag na sumailalim sa investigasyon o sa fact-finding ng committee. No? Hindi siya pumayag na sumagot sa mga katanungan, hindi siya nagpa-inspect yung kanyang mga wounds, at pati yung mga slugs, yung mga bala na na-recover sa katawan niya
ay hindi rin pinarilis. Kaya pinapayo ko po, pinapayuhan ko po si Superintendent Marantan na sumailalim po kayo. Kung ayaw po ninyo sa PNP, sumailalim po sana kayo sa NBI process. Hindi po maganda sa katayuan po ninyo na hindi kayo sumasama dito sa transparent at patas at pantay na prosesong ito para malaman ang buong katotohanan. Well, nasa sa murky middle ng legal processes ito eh. Dahil meron din man siyang karapatan bilang kung siya po ay isang suspect, may mga karapatan siya na kailangan din na respetuhin, no? May rights against self-incrimination and so on and so forth. Kaya legal process na mga abogado ng NBI at ang legal process ang siyang sasalubong sa kanya. Alright, thank you very much. Magandang hapon po sa ating lahat. And we just brought you the press briefing, the joint press briefing of PNP Chief Purisima, DILG Secretary Mar Rojas, and NBI Director Nonato Cesar Rojas about the Atimonan incident. The DILG Secretary opened by saying that there is no truth to reports that PNP officers are snubbing the probe. Their invitation, in fact, he said, has been set for tomorrow, except for the fact that he said, and this is what he said before closed his press conference. He did say that Hans Marantan, who's in hospital for treatment of wounds sustained during the alleged shootout, hasn't been allowing himself to be inspected or questioned by investigating personnel. Secretary Rojas there has last-minute details to be shared. Let's listen in. Rosauro Asio, ACIO, Batangas Provincial Director. Kasama rin siya. Ha? Takaka, Raul M. Takaka, T-A-C-A-C-A. Chief Inspector Rodolfo M. Ama, A-M-A. San Juan Municipal Police Station, Police Superintendent Elpidio Argoncillo Ramirez, Acting Chief of Police. And Police Senior Superintendent Rosauro Asio. Thank you. All right, Secretary Rojas there, again, going over the names of those who have been relieved of their duties. Secretary Rojas just announced earlier as well in this joint press briefing that, or confirming that the leadership of Region 4A of the Philippine National Police have been relieved while the investigation is ongoing. This is, of course, in connection with the incident in Batangas that led to the death of Pandoy Morales. And to recall, Pandoy Morales was a former employee of Vic Seaman, and relatives of Mr. Morales are one in saying that they believe that his death is also connected to the Atimonan incident. Now, going back to the earlier point that Secretary Rojas was making about Hans Marantan, he was saying that save for Marantan, all the other PNP officers involved in this incident have been submitting themselves to this process, except, as I said, for Marantan, who hasn't been allowing himself to be inspected or questioned by the investigating officers. And then Secretary Rojas said that he is once again appealing to Marantan, reiterating his advice for Marantan to submit himself to the process, because this is a very transparent process, he said, and he wants the full cooperation of Marantan. Marantan, of course, was the one who hatched that operation against the alleged gun-for-hire group. He sustained injuries because of that shootout. Now, Secretary Rojas as well saying that the report of the NBI is already with President Aquino. It was President Aquino himself who authorized the relief of senior officials in Region 4A after a meeting was held between him and Secretary Mar Rojas this morning. And then lastly, Rojas also reiterating that
no whitewash in, there will be no whitewash rather in the Quezon shootout probe. And that'll do it for this ANC live event here on the Bureau. I'm Carmina Constantino. We're going to turn you over now to ANC Alerts with Lexi Schultz. Hey Lexi, good afternoon. Thanks a lot for that, Casey. Sure. I'll let you go. All right, bye. And good afternoon, I'm Lexi Schultz. We'll give you the hottest news here and abroad, and we'll also give you online feedback on news and issues from prominent personalities and you, our viewers. This is ANC Alerts.